Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakipagkita muli ang Filipino community sa UAE kay Labor Secretary Sylvester Bello III sa ginanap na town hall meeting sa Dubai. Inilatag sa pagpupulong ang mga issue at hiling ng mga OFWs, lalo na yung mga naapektuhan ng pandemya. Mula po Dubai, UAE, Tagpapatrol Raquel Saliner. Pagdating ng UAE, nakipagkita agad si Labor Secretary Sylvester Bello III sa mga Filipino community sa bansang nasabi. Nasa UAE si Bello para dumalo sa 6th Ministerial Consultation ng Abu Dhabi Dialogue. Kasama niyang humarap sa mga Pinoy Overseas Workers, ang POEA Chief, OWA Admin at mga Philippine Labor Attachés mula sa Gitnang Silangan. 2 years na kami dahil sa pandemic, hindi na ako nakapasalit. So, this is one-way chance. Probably, I will be ending my term as Secretary of Labor by next year, June. I feel happy. Ito yung time na we can air kung ano man ang mga concerns ng mga Filipino overseas Filipino workers nandito sa Abu Dhabi. Ako'y masaya dahil na nakasama namin ngayon si Secretary Bello. Ngayon ko lang din nalalaman na naging bayani tayo dahil tayong mga OFW malaki ang ating kontribusyon na pinapadala sa ating bansa. Ilan sa mga problemang inilahad sa pag-uusap at sisikaping maresolba ay ang madali ang pagbabayad ng OWA contribution at gawing online. Maayos na proseso sa mga pagpapauwi ng mga nawalan ng trabaho at matulungang makuha ng mga empleyado ang mga sweldo sa mga tiwaling amo. Marami pong nakabaon sa utang, no? I know it is personal, but I hope kung natulungan man natin yung walang mga visa, papeles, I think there's another way din yung matutulungan natin yung mga baon sa utang ng mga OFW kasi marami-rami po sila. Sa pagkikita, isang OFW ang nabigyan ng special wristwatch na may presidential seal na lalong nagpasaya sa mga dumalo sa town hall. Nagpapasalamat ang Filipino community sa pagkakataong mapakinggan ng gobyerno ang kanilang hinaing at hiling. Para sa TFC News, Raquel Salinel, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Nagpakitang gilas po ang Philam basketball sensation na si Jalen Green sa pangalawang laban at ng Houston Rockets kontra Los Angeles Lakers. Para kay Green, naging dream come true ang dalawang laban na yon. Nagpapatrol, TJ Manoto. Matapos mahirapan magpakitang gilas noong Linggo, nakabawi naman ang Philam sensation na si Jalen Green ng Houston Rockets sa sumunod niyang laro kontra muli ang LA Lakers. Nung una na lang laro, nakapitong puntos lang si Green, pero kahapon, pumutok siya mula sa 3-point area at nakagawa ng 24 points, dala ng 5 threes. Medyo nahirapan muli sa dami ng turnover pero nakapagbigay naman siya ng 5 assists. Laking tuwa ng coach ng Rockets kay Green na hindi sumusuko sa laban. He knows when to pick and choose his spots, it seems, and he's starting to learn that more and more as we go along. And he started off super hot. And then they were putting a lot of pressure on him and he was making plays for others and he turned it over a few times, but still stayed super aggressive and played a good game, like a solid game except for the turnovers. Bagamat mapait ang muling pagkatalo, naniniwala mismo si Green na makakatulong sa Rockets ang magandang laban na pinakita nila kontra sa title contenders. I think today showed that we grew or start playing as a team and trusting each other. Man, I think that's what we needed because I don't think we did a lot of that in the beginning game. We're still trying to figure out each other. Tubong Southern California si Green at misulang homecoming ang mga laro niya sa LA. Kaya para sa kanya, dream come true na makalaro sa Staples Center. Before, even though we lost and we wanted that win back, that was like really my first time like a part of something like that without like losing by a big margin. We was neck and neck in the game. Everyone was loud in there. And then as soon as we hit shots, it got quiet. So it was just like a real high and low type of situation. It was super fun. Umaasin si Green na gaganda pang mga laro ng Rockets sa mga susunod na laban nila sa kanilang West Coast road trip. Makakatapat din ang defending Western Conference champion na Phoenix Suns sa Huwebes bago tumungo sa San Francisco para labanan naman ang Golden State Warriors na magtatanghal din ng Filipino Heritage Night.
Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News. Umarangkada na ang lock-in shooting ni Lovie Po sa England para sa international film niyang The Chelsea Cowboys. Silipin ang mga behind-the-scenes na eksena sa pagpapatrol ni Europe Senior Correspondent Rose Eclarinal. Nasa England ngayon ang bagong kapamilya star na si Lovie Po para sa lock-in shooting ng pelikulang The Chelsea Cowboy. Epic journey rin bago siya nakarating sa UK para mag-shooting. I had to fly to LA first and spend a few weeks there to fly here. So marami pong mga ganun, pero hindi mo na may isip yung pagod pagka yung ganitong klaseng pelikula na yung ginagawa mo, parang dream come true siya. The poor woman had to go through a lot to get here because of quarantine and COVID rules. So I'm kind of honored that she made the effort to do it, went off to LA then to come to England. Pinagbibidahan ang pelikula ng mga Briton na sina Alex Pettifer bilang John Binden at Poppy Delevingne bilang Victoria Hodge sa direksyon ni Ben Cookson, ang biopic na hango sa buhay ng gangster actor na si John Binden. It literally had all the boxes to tick. A love story, famous people, the royal connection, and then some murder. I mean, that ticks all the boxes for a film. So, but in essence, the story is a love story. I'm very excited to be working, of course, with Poppy Delevingne and Alex Pettifer, and more importantly, to play Dana Gillespie. Maiksi pero malaki ang role ni Lovie bilang singer na si Dana Gillespie na instrumental sa plot ng pelikula. Nagkita rin sila sa set at nagkwentuhan pa. It's difficult to see somebody who was your past, but I was really, really surprised, nicely happy that she looked so great, and I hear that the recordings went well. So it's an interesting buzz. I never thought this would happen, but nice that it has happened. British singer and actress ang gaganapan ni Lovie at na-impress ang director sa kanyang British accent. She can do everything. She can do accents. So we were going to do the American accent, but she's nailed the British accent so well. The director's so impressed. I guess it's part of an actor's job naman po talaga to learn different dialects or accents. So I've done it in the past, but mostly of course Philippine accent with a different sa ibang probinsya, sa ibang areas nagawa ko na po yan. So it's nice that I'm able to do a British. Nag-recording na rin si Lovie kasama ang Grammy winner na si Stephen McLaughlin para sa dalawang kanta na bahagi ng soundtrack ng pelikula. Target na i-release ang pelikula sa summer 2022. Looking forward din si Lovie sa pagbabalik ng Pilipinas at paggulong ng kanyang kapamilya serye. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!